Hi mga lods! Ako nga pala si Meng, ang narrator ng anime Virals PH. Ang writer ng kwentong ito ay si Seki Zeg. Shoutout nga pala sa iyo, idol! Ang pamagat ng kwentong ito ay The Genius Basketball Man. At sana magustuhan nyo ito mga lods. Huwag nyo na din kalimutan i-like at comment ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa akin at sa channel mga lods. At kung bago ka sa aking channel, mag-subscribe ka, comment, like and share para updated ka sa susunod na uploads. Ano pang hinihintay natin mga lods? Pasok, intro! Hi mga lods, eto pala ang chapter 13 ng The Genius Basketball Man. Ang sarap ng ice cream, ngiting sabi naman ni Minami habang nakatingin kay Aisel. Yung ice cream ba talaga masarap o yung tingin mo kay Aisel? Ngiting sabi ni Fujima, bakit? Natikman ko ba si Aisel? Itong ice cream ang masarap, maliban na lang kung tumigil kami nami. Palibasa kasi, wala kang siniseryosong babae. Seryosong sabi naman ni Hanagata. Anong walang siniseryoso? Wala nga akong girlfriend. Pero kung kasing ganda naman ni Aisel, pwede na. Ngiting sabi ni Minami. Anong pwede na? Nakakasikit ka? Pangit ba ako? Tanong naman ni Aisel. Hindi ka pangit, pandak lang. Nang aasar na sabi ni Minami. Grabe ka sa akin, naiinis na sabi ni Aisel. Masaktan ka pag sinabi kong matangkad ka. Tanggapin mo ang katotohanan, Aisel. At least maganda ka. Yung iba nga pangit pero matangkad. Paliwanag naman ni Minami. Pinaparinggan mo ba ako? Naiinis na tanong ni Hanagata. Bakit? May sinabi ba akong pangalan mo? Bato-bato sa langit, ang matamaan, pangit, sagot ni Minami. Hindi ko akalain na malakas palang mang-asar si Minami, pero totoong tao siya. Dahil kung ano ang nakikita niya sa tao, sinasabi niya kahit masakit. Ibang klase rin ang ugali ni Minami. Kilala kaya siya ni Kuya Sakuragi? Tatanong ko na lang mamaya pag nagpunta ako sa rehab. Pagkatapos namin kumain ng ice cream, nagpunta silang tatlo sa court. Hindi ko alam bakit sumama pa ako sa kanila. Nag-e-enjoy kasi akong kausap silang tatlo, lalo na si Minami. Sorry kuya, nahihiyang sabi ng bata dahil natamaan ng bola si Minami sa mukha. Kung lahat na lang nadadaan sa sorry, bakit may pulis? Inis na sabi ni Minami sa bata. Naku, dumudugo yung ilong mo. Lalo ka nang napapango, Minami. Nang aasar na sabi ni Aisel. Happy ka na, Aisel? Inis na sabi ni Minami habang pinupunasan ng ilong niyang dumudugo. Sorry kuya, hindi ko po sinasadya. Nahihiyang sabi ng bata habang nakayuko. Ayos lang bata, sagot naman ni Fujima. Anong ayos lang? Ikaw bang natamaan ng bola? Paano kung ma-infection ang ilong ko? Di na ako makakaanak, buisit. Galit na sabi ni Minami. Anong kinalaman ng anak sa pagdudurugo ng ilong mo? Tanong naman ni Hanagata. Nakakabaog daw yun, sagot naman ni Minami. Kanino mo naman nalaman yan? Natatawang tanong ni Fujima. Gago talaga si Sawakita, inis na sabi ni Minami. Sorry talaga kuya, gusto po kasing maglaro at maging kasing galing ni Hishashi Mitsui, sagot naman
ng bata. Mas magaling pa ako dun. Sagot naman ni Minami. Kinuha ni Minami ang bola sa bata at nag-slam dunk ito. Namanga ako sa galing niya. Ganon din ang batang iniituno niya si Mitsui. Akala ko ba masakit ang ilong niyan? Bulong ni Hanagata kay Fujima. Nagyayabang eh. Ngiting sabi ni Fujima. Ang galing mo palang maglaro, Minami. Ngiting sabi ni Aishel. Maliit na bagay. Wala pa yan. Nagyayabang na sabi ni Minami. Yabang. Bulong naman ni Hanagata. Naglaro silang apat kasama yung batang na nakilala namin sa court. Ang galing nilang maglaro. At kitang-kita ko kung paano dumakdak ang bola si Hanagata sa ring. Galit na galit lang. Ang galing. Sigaw naman ni Aishel. Sino? Tanong naman ni Minami. Ako. Sagot naman ni Hanagata. Ako daw. Ngiting sabi naman ni Fujima. Yung bata yung magaling. Sagot naman ni Aishel. Napapakamot tala ng ulo sina Fujima, Minami at Hanagata sa sinabi ko. Pero ang totoo, nagagalingan ako sa kanilang tatlo. Lalo na kay Minami at Fujima. Ibang klase sila maglaro. Gusto ko tuloy manood sa nang laban nila. Kaso, di naman taga Kanagawa si Minami. Kaya, malabong mapanood ang laro niya. Nang matapos na silang maglaro, nagdesisyon si Minami na ipatingin ang ilong niya. Natutuwa ako sa kanya dahil inis na inis ito habang hawak niyang ilong niya. Hindi ko aakalain na makilala ko ang ibang player. Kuya, salamat po. Ang galing niyong maglaro. Ngiting sabi ng bata kay Minami. Salamat ka dyan. Tingnan mo ang ginawa mo sa ilong ko. Inis na sabi naman ni Minami. Bagay naman, Minami. Nang aasar na sabi ni Fujima. Aishel, samahan mo ko sa klinik. Seryosong sabi ni Minami. Bakit ako? Tanong naman ni Aishel. Ako nang sasama sa kanya. Sagot naman ni Hanagata. Ayoko sa iyo. Gusto ko si Aishel. Sagot naman ni Minami. Gusto mo ako nang gagamot sa ilong mo? Pero huwag kang aaray. Ngiting sabi ni Aishel. Sige, Hanagata, samahan mo na ako. Napapakamot ng ulo, sabi ni Minami. Yan. Nagtawanan kami ni Fujima sa sinabi ni Minami. Ang laking tao, takot masaktan. Sa bagay, masakit naman talaga masaktan. Lalo na kapag puso. Ay sige, hugot pa, Aishel. Sige, mauna na ako sa inyo. Magkikita pa kami ng girlfriend ko. Ngiting sabi ni Fujima. Saka, nagpaalam sa amin. Sige, alis na rin ako. Sabi naman ni Aishel. Ingat, Aishel! Habol na sabi ni Minami. Natutuwa ako sa kanila. Lalo na kay Minami. Napakakulit pala ng lalaking yun. Dumaan mo na ako sa market para bumili ng prutas para kay Kuya Oda at kay Kuya Sakuragi na din. Pagdating ko sa rehab, nakita ko nakausap si Kuya Oda at si Ate Yoko. Kaya, di na muna ako pumasok para di sila maidisturbo. Hi, Aishel! Bungad na sabi ni Sakuragi. At dito nagtatapos ang chapter 13 ng The Genius Basketball Man. Magsa-shoutout muna tayo. Shoutout George Lorenzo Bunyag. Shoutout Daven TV. Shoutout Archiles Elwin Cruz. Shoutout Hymen Sarip. Shoutout Glenn Encelada. At kung bago ka sa akin channel, mag-subscribe ka, comment, like and share para updated ka sa susunod na upload. Sige mga lods, salamat. Peace out. Bye.